Balas! Pag-usapan natin yung ano, yung Grab operator driver tax accounting. Oh, yeah, swerte ng mga taga-Grab. Okay, magdi-discuss si Mr. Maestro ng tax accounting. Ano mga kailangan natin? Books of accounts, official receipts, BIR form 2551Q, 1701, 1702, 2307, and supporting evidences. Sir, paano tayo magsisimula? Paano? Okay, simple lang. Ano ba yung Grab operator driver? I-discuss muna natin. Yan yung mga ano ba tawag nila roon? TNVS ba 'yon? Yung gumagamit ka ng mobile apps ng Uber, ng Grab, wala na palang Uber. Kukuha ka ng sasakyan, darating yung sasakyan. Pag nagkasundo kayo, inaccept mo yung driver, ng ganito babayaran mo, ay darating yung sasakyan. Sakay ka na, pak, dadaling ka ngayon sa ano, sa place kung saan mo gusto. So, dito, dapat intindihin nyo, unang-una, ayan niya, di ba? Unang-una, merong contract. Letter C. Ayan. So, yung contract, magbabayad ngayon sa'yo yung Grab. Okay? Yung Grab, lagyan natin, contract ng Grab. Ayan. Pag nagbayad yung Grab sa'yo, dapat issuehan mo sila ng OR. Ganyan. Ganyan yung process. Pag nag-issue ka ng OR, ilalagay mo yan sa books of accounts mo. BOA. Books of accounts. Pagkatapos, on a quarterly basis, gagawa ka ng 2551Q. And then, gagawa ka ng nakagawa ka na ng 255Q. So, meron ka namang babayarang mga expenses. Ayan, expenses. Papasok mo rin yan sa BOA. So, yung expenses mo tsaka yung OR mo pumasok sa BOA, magre-release naman yan ikaw ng panibagong 1701Q pag quarterly or end of the month, end of the year, 1701. E, saan papasok yung 2307? So, yung Grab, since yan ay top 20,000 corporation, mag-i-issue sa'yo ng 2307. So, ayan yung, ito yung final na. Ayan, final. So, ito po yung process. Explain ko sa inyo isa-isa. So, yung contract sa Grab, pag nakatanggap ka ng pera sa Grab, halimbawa, kumita ka ng 30,000 pesos sa Grab, yun yung nakasulat dun sa usapan nyo sa Grab. So, tatanggalan ng Grab ng 9,000. Ito ngayon yung commission ng Grab. Okay? Hindi makita eh. So, ulitin ko. 30,000 yung kinita mo for one month. Ayan. So, may commission yung Grab, 9,000. So, ang natanggap mo, 21,000. Ang tanong is, Sir, ano yung OOR ko? Yung 30,000 o yung 21,000. Ayun. Depende sa kontrata nyo, di ba? Pero kung ang kontrata nyo, ang Grab ay operator din na ikaw yung ginawa ring operator. So, pareho kayong operator. Palagay ko, ganun ang kontrata niyan eh. So, siya yung nag-charge doon sa consumer ng 30,000. So, kung ganun, siya yung mag-i-issue ng resibo dito na 30. Since ang natanggap mo sa Grab ay 21, palagay natin na pareho kayong operator. Ang iriresibo mo sa Grab ay 21,000 lang. Okay? So, yung 21,000 mo ngayon, ipapasok mo sa libro mo. Anong klaseng books o dalawang klaseng books? General Journal at General Ledger. So, ipapasok mo yung OR mo sa General Journal at yung, ito kasi ang tinatawag nating Original Entry, OE, at ito naman ang tinatawag na Final Entry, FE. So,
pag naipasok mo na yan dito, ang unang pagpasok niyan, uunahin to, tapos papunta rito. Tanggalin na nga natin to para hindi nakakalito. Ganyan ho yung process, ano. So, pag naka-final entry ka na, gagawa ka na ng 2551Q. Ito po yon. Ang basis mo, eh yung nakolekta mo sa OR na inilagay mo sa libro. Pag hindi ka nagsulat sa libro mo, kasuhan ka ng BIR ng tax evasion. Okay? Nandoon yan sa una kong ano, sa una kong video. Ano penalty pag yung OR mo hindi mo pinasok sa libro mo? Ito bigay ko sa inyo, resibo.ph. Kung gusto po ninyo ng books of accounts na naggagawa na ng sarili niyang entry, hindi niyo na kailangan yung mga accountants at ang kukunin niyo lang yung mga accountants na trainin ko. Pwede ko kayong gumamit ng resibo.ph. Available na po siya. Mag-register ho kayo. Wala pa hong bayad ngayon. Okay? Kahit gaano kadami kumpanya nyo, pwede nyo iparehistro dyan. Resibo.ph. So, pagkagawa nyo ng 23-25-110, of course, kailangan nyo mag-report ng income tax. Gagawa naman kayo ng 1701Q. Ayan. Wow, tagal ah. Ito po ang 1701Q. And then, gagawa rin ho kayo at the end of the year, 1701. Ayan po. Yung mga expenses nyo, ire-record nyo rin sa libro yan. At gagamitin mo yung OR tsaka yung expenses mo para ho makagawa kayo ng 1701Q at tsaka ng 1701. Ganyan po ang process. Ngayon po, pag itong 2307 na to, ginagamit ho yan dito. Ina-attach ho yan either sa 1701Q or sa 1701. Okay? Pag wala ho kayong attachment niyan, kasi ito ho, pera yan ha, yung nakasulat sa 2307. Pera ho yun eh. Yun po yung advance tax. Na-discuss ko na rin ho yan sa aking mga video. Hanapin nyo na lang ho sa ka-tax, Emilino T. Maestro ka-taxpayer, paano ho ginagamit yung 2307. So, ang grab relationship nyo, ganito po ang itsura ng process ng tax accounting. Ngayon, pag-usapan natin, sir, ako lang ay operator. Meron ho akong driver. Ayun. So, yung driver ko, dito sa pinag-uusapan natin, dito sa pinag-uusapan natin, ha, sa 21,000, yung driver ko makakakuha ho ng at ng 13,000. Sa akin ho yung 8,000. Ganun yung partihan, no? 13,000 sa driver, yung operator, yung may-ari ng sasakyan, ang makukuha niya lang 8,000. Ano sir ang i-report ko sa 2551Q? Yun lang hong net ko na 8,000? O yung net ng driver na 13,000? O yung 21,000? Ang sagot ho, kung meron kayong driver, yung 20, buong 21,000, yung i-report nyo dyan. At gusto ko malaman ninyo, ito ho ay quarterly. Okay? Pagpalagay natin, ang kita nyo isang quarter ay 21. Yan po yung ire-report nyo dito. So, sir, anong mangyayari dun sa 13,000? Expense mo yan. Ayun. Since may expense ka, ha, i-withheld mo yung driver mo. Depende kung ano relationship mo sa driver mo. So, kung ang driver mo ay employee mo, okay. Depende yan sa withholding tax table. Kung hindi siya mag-i-increase ng kita sa 250,000, a year, eh di wala ng tax yung kanyang kinita. Pero kung ang employee ano mo ay contractor din, ayan, okay, since contractor yan, eh magwi-withheld ko kayo ng 2% expanded withholding tax. At yung 2% withholding tax na yan ay i-remit nyo using 1601, ano ba yan, EQ, o ito hong nire-require ng BIR. I-discuss ko ho ito. 1601, hindi OF eh.
Nasaan ba yan? It, where are you, ha? Huh? Ah, ayun. Ito ho yung pang-remit sa winidhel nyo sa driver nyo. So, yan lang po yung tax accounting sa Grab, Uber, operator. At kung meron ho kayong problema, mga Grab driver, Grab operators na nangangailangan ho ng accountants, pumunta lang ho kayo sa ano, tax mapping apps, mag-install ho kayo, mag-download kayo niyan para ho makuha niyo ho yung mga pangalan ng taong pwedeng tumulong sa inyo. May pagkakataon ka na. Ask for these packages. Okay? Ganito kasi yan eh. Kapag bumili ka sa akin ng libro or na-i-train kita, ibebenta kita. Dito kita ibebenta sa tax mapping apps. Nakikita ba ninyo? Yung mga kulay blue na nakita nyo dyan, mga tao yon, mga right now, mga accredited sila, pero pipiliin ko pa sila eh. Ayan, sa buong, ano yan, buong Metro Manila and nearby provinces. So, pag pinindot mo ito, lalabas yung service. Ayan, VAT, income, at saka withholding tax. Bookkeeping yan. Pag ito naman kulay green, letter of authority, SDT, BMB, benchmarking, tax mapping, offline candado, LN, letter notice. Ito naman, dilaw, tungkol sa assessment. And of course, yung kulay pula ay tungkol po sa collection na ng buwis. So dito, para tayong mga Grab, ha, na immediately, pag may problema yung mga taxpayer, ito po yung apps na kukunin nila, makikita ngayon nila dito, ayan, yung mga available tax specialista na pwede nilang kausapin. Siyempre, babayaran po nila kayo. Ganun po ang mangyayari. So, ano sir yung tax specialista? Ayan, tax specialista. Walo ho yan, pero pito lang ho yung sinulat ko. Yung pangwalo ay yung tax bookkeeping specialista. Siguro later on, magbibigay ako ng lecture about tax bookkeeping at saka ano pagkakaiba nito sa financial bookkeeping and managerial bookkeeping. Paliwanag ko lang ito. Yung una is BIR tax mapping. Pag na-i-train kita, may libro ho kasi ko dyan. Okay? Ayan. Bibigyan kita nito. Hindi naman pala bibigyan. Bibilin mo to. Pwede kong pautang sa'yo. Depende. So, dito, sa tax mapping, kasama rito yung libro para sa BIR lifestyle check. At saka yung BIR open cases specialista. So, isang libro, tatlong specialization kagad ang makukuha nyo. BIR tax mapping, BIR open cases, at BIR lifestyle checking. Yan. Pagkatapos kayong bumili ng librong ito, sinabi ko nga kanina, ilalagay ko kayo rito sa aking apps. Tax mapping apps na sa Google Play Store. Next, offline candado. Tuturuan ko kayo ng offline candado, bibili rin kayo ng librong ganito. Okay? May packages tayo para sa OFW, non-CPA, non-lawyers, dun po sa mga bookkeepers na gustong pataasin yung kanilang kita, sa mga accountants na gustong pataasin ang kita nila, sa mga CPAs na gustong pataasin ang kita nila, at sa mga employed accountants, bookkeepers, consultant, financial analyst, financial planner, financial advisor na gustong pataasin ang kita nila, ini-invite ko kayo na maging tax specialista. So sa offline candado na libro, kasama na po dito yung BIR inventory taking at saka BIR benchmarking. So, tatlo uli yung inyong specialista na pwede kayong kumita. And of course, meron po tayong pang tax specialista, pang BIR letter of authority. Exclusive lang po siya kasi medyo profitable po itong ganitong klaseng negosyo.
And meron tayong BIR subpoena. Napapansin nyo may mga librong pinaplas dyan. Bibilin po nyo yan para kayong maging miyembro ng tax specialista. At pagkatapos po, ilalagay ko ho kayo doon sa tax specialista o tax mapping apps para malaman ho ng tao na kayo po ay nag-o-offer. So, meron po tayong mga special packages. Very special sa akin ng mga OFW. O kayo mga OFW, i-present nyo lang na kayo ay talagang OFW. Turuan ko ho kayo na maging tax specialista at immediately maibenta nyo yung sarili ninyo sa mas maraming tao na nangailangan. Labanan na po natin ang BIA graft and corruption. Labanan po natin yung mga harassment, oppression, harm, at saka pananakit nila sa salita, pagtotorture ng utak. Maging tax specialista po kayo. So, marami hong salamat at magkita-kita ho tayo sa mga susunod kong seminars. O sa mga taxpayer, kung meron kayong Bible, dahil unknown yung pupuntahan nyo, yung taxation din po is unknown. Kailangan po ninyo ito. Salamat po. Tang, 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 tang. Ito po topic natin, protection tax mapping. Okay. Habitual na po. Okay. At hindi ho natin pwedeng tigilan na mag-tax map ang BIR. Allowed ho ang BIR na mag-tax mapping sa inyo 3 times a year. Ayan ho. 3 times a year. So, ano nangyayari pag nagta-tax map ang BIR? Alam po ba ninyo na nagsasarado ng kanilang sales outlet o mga negosyo yung mga taong na tina-tax map? At ito ho masakit. Sa BIR Priority Program ng 2018, ha? BIR Priority Program 2018. Ang priority po, ito malungkot, small taxpayer. Small taxpayer ho ang priority. Sino small taxpayer? Tayo. Okay? So para maiwasan ho natin, ha? Kasi iwasan na natin yung mga tarantado at mga corrupt na BIR official. Ang hinihinging lagay ho sa tax mapping is 5 to 10,000 per visit. Okay? Hindi lang yan, hawak ka sa leg. So, para maiwasan yan, ino-offer ko po sa inyo ang serbisyo ng grupo ko, Emelino T. Maestro. Poproteksyonan ko ho kayo sa tax mapping ng BIR. Wala ho kayong babayad sa akin for the next 12 consecutive months from the month of purchase. Wala ho kayong gagawin, mga kasama. Bibili nyo lang po yung libro. At may pupunta hong tao sa inyo, of course, yung expenses, air, sea, land, fares, lodging, meals, and other related expenses para ho maitama kayo. Forever na hindi na kayo matax map, eh, of course, sa inyo yun. So, this video will amend all my previously issued video having the same subject matter. Okay? Bibili lang ho kayo nito. Libro. At open ho ako sa dealers. Ha? Sino man ang gustong maging dealer ko, lalong-lalo na sa mga probinsya, kulang na kulang po ang mga consultant, mga competent, caring tax specialista. Ha? Competent and caring tax specialista dyan po sa probinsya. So, ito po yung libro. Bibili nyo po sa akin. At pag binili nyo po sa akin, definitely, may coding ho ito. Protektado ko ho kayo sa tax mapping. Only buy the book
12 consecutive months from the time of purchase. Eh sir, pag lumagpas na yung 12 consecutive months, maliit na lang po yung ibabayad nyo sa amin. Okay? Iniisip ko nga, eh, okay lang ba sa inyo 500 a month protection nyo sa tax mapping operations ng BIR? Inassure ko sa inyo, yung tax mapping penalty, doon lang naman kayo natatakot, di ba? Sa laki, hindi naman kayo pwedeng ipasara ng tax mapping, ilagay nyo sa utak nyo. Hindi kayo pwedeng ipasara ng tax mapping. Kayo lang po, voluntarily, ang nagsasara ng tax mapping. Pag, andyan na, BIR, sarado natin. Ayun, ganun na nangyayari. Andyan na, BIR, sarado natin. Ah, takot na takot kayo. So, tatanggalin natin unang-una sa inyo yung fear ninyo sa tax mapping. Which is wala namang kakwenta-kwenta at walang pinanggagalingan. Ang BIR lang naman ay nag-i-impose ng batas. So, tuturungan ko kayo para hindi kayo matakot. Okay? Turungan ko kayo paano hindi matakot at paano labanan yung fear na nasa inyo. At yung BIR penalty. Okay? Yung BIR penalty para dyan sa tax mapping, i-zero natin. Zero. I-zero natin. Okay? So, wala kayong gagawin uli. Bibilang ho kayo ng libro ko. At open po ako sa mga partners. Para tayong Grab partners o Grab driver ko kayo. Kayo yung driver. Kayo yung nagdadala ng pasahero. Kayo yung kumikita ng komisyon dito. Okay? Kontakin nyo ako ngayon na para mag-usap tayo. Okay? O, huwag nyo kong kakalimutan yung susunod na video rito.